What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito sa live ni Sek Gyama na kung saan ipinaliwanag niya kung paano ang sinasabing paratang sa kanya ni Alpamonyo na sa kanya na ang mansyon. At sabi nga niya dito na nung dati pa na sila ay magkakasama, kung alam niya pala na kanya ang mansyon at alam niya pala na sa kanya man napupunta ang kinikita ng mansyon, ibig sabihin nun ay super yaman na ni Sek. Di hindi na sana siya nagpapadala ng mga pangkain ni Sek, pang pa-manicure ni Sek, pampakuko ni Sek, kung ano-ano mga ipinapadalang pera kay Sek Gyama para talaga namang mahuli ang kanyang loob, lalong-lalo na sa mga pagkain na sinasabi pa nga, gusto ko laging puno ang lamesa, maraming pagkain para makita ng mga passers. Ayan, yan na lang mga ebidensya ni Sek Gyama na yung mga pinaparatang sa kanya ngayon na yung tatlong mansyon daw, ayan ang sinasabi ng mga alipores na kay Sek Gyama na at hindi na kay Sir Epelem. Ayan mga guys, kaya dito maririnig natin mismo kay Sek Gyama ang kanyang explanation patungkol dito. Pasok Sek. Ang ano nga eh, alam mo yung wala po dito tinda, wala, yes, wala, bawal, nasa Santa Rosa pa yung Alpha Mart. Alpha Mart pa kay ano yun, kay Alpha Munyo. Laguna, Mami Bell. Baka sabihin ni Alpamonyo, kinuha mo bahay ni Sir Evelyn. Tanga siya. ano yan eh? Alam niyo yan si Aristotle. Hindi ako yung para natutuwa sa nangyayari sa kanya. Naaawa ako sa kanya. Thank you, Mami Celestia. Nakakaawa siya. Kasi ano eh, yung pinakita niya sa amin, sa team, na mabait siya, matulungin siya, na nandiyan siya, diba, nakasuporta kay Boss FLM. Ano na, kumbaga, kung si boss, mapapatawad siya, okay yun. Kasi hindi naman nakita ni boss kung ano yung mga kahayupan na ginagawa niya ngayon. Diba? Yung mga paninira niya. Pero kami, sa team namin, wala na. X na siya sa amin. X na siya. At saka dito sa mga tao na nakakita ng kung ano yung ginawa niyang panggugulo sa pamilya na to. Diba? Kasi si boss talagang ano yan eh, mapagpatawad. Mapagpatawad yan si boss. Dahil may spiritual nga si boss. Pero mo, yun, kung ang boss namin, di ba? Sa bawat isa sa kung akin. Si boss FLM, walang tiwala sa amin. Ang dami niyang pwedeng ipalit sa amin ng mga tauhan niya eh. Di ba? Napakadali lang kay boss na susulat lang siya. Hindi ko na kayo kinikilala, kayong team FLM kayo, umalis na kayo dyan sa ano ko, tinatanggal ko na kayo, hindi ko, wala na kayong karapatan sa YouTube ko, wala na kayong karapatan na sa bahay ko, sa ganito ko, sa ganyan ko. Napakadali lang eh. Diba? Siyempre, respeto namin yun. Puta, pababash kami kapag hindi namin sinunod yung ano niya. Diba?
Kaya alam mo yun, yung kung gusto mo pala na pagka nandiyan, eh magkaayos-ayos, magkaano-ano, bakit mo sinunog yung pagkakaibigan? Diba? Bakit mo inumpisahan na banatan si Tatay Dong? Tapos sinunod mo ako. Diba? Kasi hindi natin pwedeng ano yun eh. Hindi natin pwedeng pasinungalingan. Hindi natin pwedeng itama yung nagawa na natin. Natapos na. Nagawa mo na yan eh. Diba? Nilabas mo na yung pagkagaspang ng ugali mo. Tapos, umaarte ka ngayon, umaacting ka na talagang parang concern na concern ka kay boss, na talagang aalagaan mo ang mga ano, leche. Wala kang respeto. Merong idalaw si boss sa pamilya. Sasayaw din ako mag-isa. Tamsakdan, good morning everyone. Si Aris, nakakaawa, nakakaasar na, ewan. Dakilang maglalakaw pala sa Italy. Nako po, galing magpaikot. Kawawa naman yung naniniwala sa kanya ng mga kapamilya. Yes. Nagpanggap na mabait pero may alter ego na Lady M, balahura at masamang ugali. True, Mami Fool's World. Tsaka yung magsisinungaling siya, Mama. Yung magsisinungaling siya, idederay niya na hindi siya si Lady M. Putang ina. Diba? Doon pa lang eh. Ano to? Diba? Pati kami gagaguhin mo? Diba? Kasi wala na eh. Anong-ano na siya eh. Kumbaga, sukul na siya. Kaya yung pinapakita niya yan na yan, na talagang feeling strong siya. Eh, ano niya na lang yan para hindi siya mapahiya. Hindi siya, alam mo yun, kumbaga yung moral. Pinapataas, pinalalakas niya na lang yung moral niya. Tama. Rosalia, maalam mo, Sek, yung mga hindi dapat patulan dahil wala na sila sa sarili, sa inggit. True. Buti na lang, Sek, nalalaman before lalabas si Idol Diamond, nalalaman natin mga kasi niya. Hindi ba siya pwede mag-record ng video sa loob ng naka-video na nagsasalta, nakausapin ng mga supporters ni Alpha at Anino na kayo lang ang kinikilala niya? Hindi po, Mami Delta, hindi po pwedeng i-ano si boss, i-video. Yung naiano lang, yung nagsulat, yung sumulat siya, tapos yung anong tawag dyan, yung sulat niya, ganun lang ang ano, kapag kayo may sasabihin siya na mahaba-mahaba na ganyan, sulat, papel. Tsaka alam mo ma, yung mga supporter na nawala na, pumunta na kaila Anino, kaila Alpha, okay lang po yun. Hindi na po bago dito yan. Yung mga ganyang eksena, hindi na bago yung mga ganyan ma. Kasi ang mga talagang nananatili kay boss, yung mga solid, nandyan lang yan sa mansyon. Diba? At yung karamihan po dyan, wala pa. Hindi pa natin sila nakakasama sa SOCMED. Kasi nasa ano sila eh. Kumbaga nasa personal silang buhay ni Boss FLM, nasa totoong buhay, 'di ba? Wala po sila sa social media. Sundin kung ano ang dapat gawin para mapadali ang paglabas ni Sir FLM. Yes. Good morning, Kuya Emerson Gardiola. Kaya yung mga papagsalain yung mga
Lican ay doble-doble. Check nyo minsan na silang nag-traidor. Si Oga nga, pag nakabasa ng binabash si Aris na tulala, feeling ko gusto rin niya kumalas kay Aris. Kaso lang, napasubo na. Ang palabas ni Oga doon daw sa Lady M. Unang lalabas si Idol FLM, edi wow. Lady M lalabas. Hindi po sira ulo ang boss ko para makipaglaro ng mga ganyan. Wala. Tsaka, sino pa sila? Para lalabas, doon lalabas si boss. Ito bahay ni boss. At dito ang ano niya. Diba? Mga nag-overpower kasi sila. Kumbaga masyadong mga eksaherada, masyadong mga mapapapel. Yan. Gusto nila, sila na yung kilalanin na Team FLM. Diba? Eh, alam mo, kung meron ka pang natitirang hiya sa sarili mo, no? Kung meron ka pang natitirang hiya, kahit konti lang, delikadesa, diba? Alam nyo naman kung ano ibig sabihin ng delikadesa eh. Kung meron ka pa kahit konting natitirang ganun, sana nirespeto mo, diba? Kung ano yung pinadala na sulat ni boss, kung ano yung sinabi ni boss. Yun lang nga. Yung sulat ni kung boss. Kung ano, diba? Yung naging desisyon ni boss. Kaso nga lang, pinagpipilitan mo, hindi mo kasi matanggap. Diba? Hindi mo matanggap na bakit may gano'n, na sinisiraan ako, na ganito, ganyan. Wala na eh. Ano ka na eh? Kumbaga na, parang na blanco ka na. Na, oh, gawa-gawa lang nila yun para masira ako, ganito, ganyan, ganyan. Kumbaga kasi, sa ating kasi, sa pamilya natin, no? Sa pamilya natin, aminin man natin o hindi. Pag ikaw, pinakinggan ka, pinalakpakan ka sa mansyon, may nakinig sa'yo ng mga supporter ni Boss FLM, pag mahina ka, lalaki ang ulo mo. Lalaki ang ulo mo. Pag mahina-hinang nilalang ka, wala ka. Gusto mo na ikaw na yung pinakikinggan ng tao. Gusto mo ikaw na yung pinaniniwalaan ng tao. Gusto mo ikaw na yung nauuna. Diba? Na hinahanap ng tao. Nakalimutan mo na kaya tayo nandito dahil kay Boss FLM. Diba? Nakalimutan mo na bago ka makapasok sa pamilyang to, merong mga katiwala, merong mga tagapangalaga si Boss FLM na binigyan ka ng pagkakataon. Diba? Kaso, nag-iba ka na eh. Diba? Gusto mo nang saklawan yung hindi mo dapat sinasaklawan. Gusto mo nang panghimasukan yung mga desisyon, yung mga bagay sa FFCI, sa pamilyang FLM na hindi mo naman dapat pinapasukan. Diba? Hindi mo dapat panghimasukan yung mga desisyon. Unang-una sa lahat, ano ba ang stand mo? Supporter ka, diba? So kung supporter ka, dito lang tayo. Tingnan lang natin, magmasid lang tayo. Hindi yung, gusto mo pag may sinabi ka, aba sundin namin kagad. Gusto mo magtanggal kagad ng presidente. Gusto mo magtanggal kagad ng mga supporters. Diba? Kasi nahuli mo yung mga ugali nila eh. Yan tanong, kamusta naman yung ginagawa mo sa mga supporters, di ba? O kita mo yung mga binalahura niya, yung mga pinagmumura niya, yung mga binaboy niya. Nasaan na? Di ba nagbalikan ulit? Kasi yan yung mga solid supporter. Sila Kuya Muhammad Salami, sila Ate Virgie, sila Ate... Hindi pa naayos, Kuya Emerson. Wala, pinapaasa niya lang yung mga tao. Yes, Kuya Flory. Una kasi sinasabi ni Alpha Monyo sa kanila na doon lalabas si Sir FLM. Eh, paniwala naman ng mga kampo ni Alpha Monyo. Anak, layas niyo na ba yung paso sa labas? Hindi pa, mama. Tahimik lang ako, sec, pero update ako sa FLM. Mas pinapanood ko pa kayo kaysa sa mga artista. Now ko, Villanueva, thank you so much.
si Alpha, pilit niya ginagaya sa FLM pero malayo ugali nila. Sa FLM, mabait na pagpatawad at ayaw niya. Nagkakagulo ang mga supporters niya. Mahal niya mga nasasakupan niya sa FLM lang maayos at hindi makasarili na leader. True. Tsaka, yun na nga yung mahirap eh. Gusto ni Alpha, talaga, ang talagang objective niya para sa akin lang. Kasi, tinatanong niya ang mga supporter. Para, mahal mo rin ba ako? Gaya ng pagmamahal mo kay FLM. Ganun daw ang mga tanong niya. Gusto niya talaga ipantay yung sarili niya para magkaroon ng sariling mga supporters din. At yun na nga yung mga nangyayari ngayon. Meron na siyang mga sariling supporter. At talagang nabulag na. At mukhang ipinagpalit na. Ipinagpalit na si Idol sa kanya dahil nga hindi na nila pinapaniwalaan yung sulat at audio recording ni Idol na sinasabi nila na pilit na peke daw yung mga recording ni Idol ay yun ang hindi ko na maipaliwanag. Kumbaga talagang binulag na sila ni Alpha. Yun po ang nakikita ko dyan ay maaring nga dahil yung mga iba dyan ay napadala ng laptop kung ano-ano ang mga isinuhol ni Alpha. May mga prinamosahan. Ako nga rin talagang tinatawag-tawagan din dati pero isang beses lang kami nagkausap. Ayun. Ano, malayo-malayo, Mami Lily. Kagaya ni Mami Susan, sinabi niya na hindi mahal si Alpha pero nirespeto doon pinagmumura gamit niya Lady M. Kaya nga. Muntik na rin akong lalabas eh. Kaya nga. Okay lang yan kay Flory. Tsaka lagi niyo po tatandaan, kung kami po, wala na po kaming bilang kay Boss FLM, hindi na po kami pinagkakatiwalaan. Wala na, Mami Bell Pepper Pool na, kay Anino na. Ano yan, kuya, maraming tauhan si boss na pwedeng ipalit sa amin. Diba? Isa rin ako sa napaikot ang tarantadong yun. Kasi nga magaling nga siya. Magaling siyang magsalita. Pero kulang sa gawa. Kulang na kulang. At kabaliktaran lahat ng mga, ano niya, ng mga salita niya. Diba? Kasi kung supporter ka na talagang solid ka at iniisip mo si Boss FLM, hindi mo sisirain yung pamilya niya eh. Diba? Hindi mo babatikusin yung mansyon. Opo, Mama Monica, didiligan ko po bukas, ma. Kaso nga lang, nagka-hydrocephalus nga eh. Diba? Pangarap niya yan eh. 11 years ago. Diba meron siyang video sa YouTube na sinasabi niya nga na ganyan na hello, mga kababayan. Diba? Doon pa lang eh. Diyos ko, nakaubad pa nga. Yes, Mami Philnor. Wala na po siya, Mami Pretty Woman, ando na siya. Yan, katulad niya, si Kim Lim, galit na galit sa akin. Ano meron, di ba? Bakit ka magagalit sa akin? Ano ginawa ko sa'yo? Di ba? Yan ang hirap kapag ka ikaw ay meron kang tinatago sa pagkatao mo. Kasi pag sumingaw yan, pag lumabas yan, wala na. Hindi mo na mapipigilan yan. Diba? Hello, Tatay Miguel Benedicto. I love you, Tay. Ayan, mamaya po ang mga doble kara sila. Yes, totoo po yan. Kasi, kita mo ma, ngayon sinusumbat niya sa akin, sinasabi niya, na hindi na kay boss ang mansyon sa akin na daw, yan ang tinatanim nila sa utak ng tao. Ganito lang kasimple yan.
Paano mo na sasabi ngayon na sa akin na ang channel na to ni Boss FLM, yung tatlong channel, paano mo na sasabi na sa akin yan? Eh samantalang sinasabi mo rin, mismo, galing sa'yo, na tinutulungan mo ko. Diba? Binibigyan mo ko ng pampaganda ko, binibigyan mo ko ng kung ano-ano. Yeah. Diba? Binibigyan mo ko ng pang food trip ko. Mm. Binibigyan mo ko ng panlechon, may mga ganun ka pa. Tama. Kung alam mo pala na may pera ako at may marami akong pera, milyon-milyon ang pumapasok sa akin, bakit mo ko kailangan bigyan ng pang-parlor, ng pang-food trip ko? Bakit mo ko kailangan tulungan? Bakit kailangan mo akong bigyan? Tama, diba? Sik. Alam mo pala eh, na may pera ako, dapat ako pa ang nagbibigay sa'yo. Diba? Pero bakit ikaw mismo sa bibig mo lumalabas na huwag mo silang pansinin? Sige lang, magpaganda ka lang. Mas lalo mo silang busitin, mas lalo mo silang inggitin. Diba? So dun pa lang, wala na, bagsak ka na. Tetano ka na. Diba? Tama, Sek. Sek, gano'ng katotoo yung livestream ni Kent Garcia na pupuntahan daw ni Alpha si Tomb Raider kasama mga polis. Pero wala naman daw si Tomb Raider, mukhang malakas daw si Alpha sa Italy, sabi ni Kent. Negative po yun. Nagpunta lang siya doon sa polis, nagtanong lang siya. Pero hindi niya, inano, hindi siya nakipagkita kay Tomb Raider. Kasi doon may yes, freedom pa Maria doon. Yes, Maria Luisa. Pero alam niyo ba, napaka isang tawag ko lang dyan kay Alpha. Dear, kailangan ko ng ganito. Dear, kailangan ng team ng ganito. Tulungan mo ko mag, ano, ganyan-ganyan. Padala ka agad yan. Oh dear, ayan na, nagpadala na ako ng ano nyo dyan. Oh, punuin nyo yung lamesa nyo, ha? Gusto ko yung punong-puno yung ano nyo, yung lamesa nyo ng pagkain. Para pagka naka-live kayo, inggit na inggit ang mga basher. Diba? Kung alam mo pala na marami kaming pera. Katulad ng binabato nyo ngayon sa amin, na sa akin na pupunta ang ano. Bakit kailangan mo mag-ganun? Bakit mo kailangan ikaw mismo nagtuturo sa akin na, oh, ayan, sige, ano mo yan, pabongga, gusto ko bongga yan, ganito, ganyan, ganyan. Diba? Gusto ka niyang kapangisek, pero hindi ka niya nakuha. Yun lang. Walang pwedeng mag-ano sa akin. Walang pwedeng makapasok, mauuto mo ko, lalo na pagka sa pagkain talaga. Yan talaga ang ano ko eh. Kaya hinaan ko eh. Pagkain talaga. Pagkain talaga ang sinunggab sa akin. Nagiging ka-close ko. Hi, Judy in Australia. Good morning. Ang hina ako talaga pagdating sa pagkain. Food is life. Oh, wow. Ay, hindi po ako nagja-jacket. Tapos pagdating ng araw, bakit di ka nag-aircon, anak? Electric fan ka lang, lahat ng room dyan aircon. Yes, ma. Ayoko mo mag-aircon, na sakit ng katawan ko. Masyadong malamig. Kahit nasa 21 lang yung temperature, malamig pa rin sobra. Lalo na pag nag-16. Hindi kaya ng katawan ko yung sobrang lamig. Naninigas yung ano ko, yung buto ko. Kaya nga, ma, may glory. Basta pagkain talaga eh. Nakakapalambot talaga, ma. Tapos pagkagising ko, bababa ako. Mainit.
Masakit sa ulo. Mas gusto ko pa yung hangin lang. Yung dumadampi lang sa paa ko. Ayo mga guys. At narinig nga natin ang mga paliwalag ni Sekiyama. Yung mga paratang ni Alfa Romeo ay parang kinain din niya yung mga ginagawa niya doon kay Sekiyama, dahil paano niya sasabihin nga naman na saan kay Sekiyama na yung mansyon na tatlo, na ibig sabihin ay malaki na ang kinikita ni Sekiyama. Paano niya mapapatunayan na siya mismo noon, nung kasama pa nila si Sekiyama, ay siya pa ang pumupundo kay Sekiyama para talaga makuha niya ang loob ni Sekiyama, ay talagang kumbaga ay binibili niya ang kumbaga yung pagtitiwala, ay binibili niya ang pagtitiwala ni Sekiyama. Yun na nga, yung lumalabas ay pinapapili na ang mga supporter, o tinatanong na kung gaano nila kamahal, kung gaya rin ba ng pagmamahal nila kay FLM. Ayon, kaya lumabas ang tunay na agenda na talaga namang gustong makakuha ng sariling mga supporter, at marami nga ang kanyang mga nabulag ngayon. Ayon, kaya hanggang sa muli ang inyong kaibigang Roman Carino LTV, muling magpapalik.